Vlad, sir. At pinatay niya nga kagad ang pugna dito. It's a two-man down para dito sa Team Bono. Mukhang damay-damay na yata to. Pero hindi, pinagbabaril pa rin sila ni Eseng ng Tondo, mga kaibigan. Hindi nila nakita na nagtatago dito sa camp nila yung dalawang, yung mga support, mga kaibigan. The battle begins. So secure na dito ni Mr. T ang Cups plus First Blood, mga kaibigan. Easy item mga kaibigan. So try lane top dito ang Draw Ranger, mga kaibigan. So Draw Ranger will be the carry of this game. So sniper carry dito sa Team Bono. Parang ang complicated nitong lineup din ng Team Bono, to be honest, kasi ngayon ko na lang ulit nakita si Pugna sa game. Unless may mga Storm Spirit, kasi kalamitan talaga 'yun yung mga ano. Nawala daw stream. Babalik naman yan. So dito naman sa tingnan natin kung mabubuhat ba ni Mr. Tihi ulit ang kanyang team, mga kaibigan, o si Sam H nga ba ang bubuhat ulit dito, mga kaibigan, ang Queen of Pain ni Sam H. Let's see kung ano gagawin dito ni Mr. Sam H. Ano kaya ang gagawin ni Sam H? So dito si Eseng ng Tondo, kanina naman napanood natin din yung windrunner niya, bumubuhat talaga, kaso ngayon hindi siya mid lane, naging carry na talaga. Kailangan niya na yata bumuhatin ang Team Bono. Mukhang mapapaisip si Mr. Tihi dito kung paano niya Google Paint to na may decre. May decrepify itong Pugna wherein bawal siyang normalin at nakakapagano ng bawas. Oh, dito Split Earth, mga kaibigan. Tama lang ginagawa dito. Pero wave out, mga kaibigan, dito sa Morphling. Easy wave out. Si Eseng ng Tondo. Tingnan natin kung pagbabaril-barilin ba sila dito. So yung format na itong top 8 ay single elements na lang, para sa mga nakakaalam. So kung matalo ka dito, naglag na. At dito yun, sinusugot, kinukuyog ni Mr. Tihi ang Pugna dito sa mid lane, mga kaibigan. At mukhang makakakaroon ng easy tower dito sa top lane, mga kaibigan. Medyo hinahatak ni Mr. Seven dito ang mga creeps para lang aliwin at makabasag ng mabilis dito ang TNC Dota 2, mga kaibigan. Oops, si Ben Tabling hindi tinamaan ng splintered, mga kaibigan. Radiant's top tower has medyo fallen. Ngayon na din nakita ko muusa talaga yung offlane na Morphling wherein papataasin yung STR sa bayistan. At medyo delikado yata si Mr. Sam H dito sa kanyang lagay. Pero nandito na si Fernando po, mga kaibigan. Ito ang tunay. Ito ang tunay na mandirigma. Fernando po, mga kaibigan. Impel, follow up, fissure. Pero in-stop niya, sir, mga kaibigan. Ito na, oy! Naku, medyo minamicro sila ni Mr. Sam H, mga kaibigan. Tamang bote-bote lang sa tabi. Pero hindi pa rin nakakas ang fissure dito. Tingnan natin kung ano gagawin ni Mr. Samage dito. Medyo maasim na galawan by Mr. Samage, mga kaibigan. Pero patay na sigurado dito ang Lion. Late fissure casted by Earthshaker, mga kaibigan. Tingnan natin kung mapaparil siya. Pero hindi nakadaan sa fissure. Renap siya ng sarili niyang skill, mga kaibigan. Grabe. So, easy tower na naman ba dito sa top lane, mga kaibigan? Wala pang diabolic edict itong Leshrac, pero nasa second tower na sila. Wherein, napakalaking advantage nito sa team dahil nasisweldohan nila yung bawat hero dito sa side ng TNC Pro Team, mga kaibigan. Early game nga ba ito? Oy, Waybin! Napakatapang na Waybin! Samantalang 0-4 into the game. Lamang po ang TNC Pro Team dito. Grabe galawan ni Mr. Sam H dun sa bottom lane, ha? At ito, tignan natin ang lagay. Nako, inapas na si Nima. Phantom Lance. Well, Phantom Lancer, mga kaibigan. Nako, na-decrypt ko. Ito na ako. Doppelganger. Pero si Sam H, ito na nga po ba ang sinasabi ko?
Si Mr. Sam H. The Blink-In Man. Kung saan-saan lang po nag-blink-in yung taong yan. At ayun, binaril siya ni Eseng ng tundo. So in terms of net worth, si Mr. E po anong nangyay dito? In terms naman ng XP, lamang ang TNC ng 1K. Then sa gold is almost 2.5. Then another tower down dito para sa side ng TNC, mga kaibigan. A fissure is casted by Earthshaker. Radiant's middle tower has fallen. Boy, tignan natin yan. Mukhang iisa-isahin na lahat nila dito ah. Pero yung carry, ay naku, wala pa. Di pa level 6 sa manta. Pero lamang siya sa level sa carry. Tingnan natin kung ano maitim na balak dito. So, humahabol lang din sa level tong si Ben Tumbling, mga kaibigan. Yun nga, sinasabi ko sa inyo, nakamax yung adaptive strike niya, wherein para matulog ka. Kailangan natin matulog para malakas. Pero dito sa Dota 2, pag natulog ka, sigurado patay ka. I-stun nga na, napakatagal. Radiant's bottom tower is under attack. Tingnan natin kung ano balak dito. Oop! Ang sakit ng blast ng Nether Ward. Oh, tamang mana drain lang. Then, paano kaya nila pipigilan to? At ito na, mga kaibigan, nagkakita na dito na adaptive strike po si Mr. AU dito na fissure, mga kaibigan. Walang FF dito ang timbo na, mga kaibigan. Ito, maligo ka, Waybin. At ito na, adaptive strike na naman, mga kaibigan. I think AU is going down, mga kaibigan. Pero hindi na shallow grave. And another kill for... Oy, pero na shallow grave, mga kaibigan. Another fissure casted by Earthshaker dito, mga kaibigan. Pero hindi nila ginawan dazzle, mga kaibigan. At ito na, mga kaibigan. Ito na, responde ng Pinas, mga kaibigan. And an easy kill for Mr. Sam H. Dire's bottom tower is under attack. At ito pa, na-adaptive strike. Pinagbabaril sa likod, mga kaibigan. Grabe, galawan may Mr. Sam H. Pero patay pa rin siya sa kamay na sniper, mga kaibigan. Ito na, Mr. T. Yun to go, mga kaibigan. At ito pa, sumunod ka pa sa kamatayan mo. Spirit Lance incoming, pero wala nang mana si Mr. T. Tingnan natin kung anong balak gawin. Oh! Another lightning, mga kaibigan, para dito. Oh! Pansakit ng Nether Blast, mga kaibigan. Pero ito na si Skid, mga kaibigan. Naging pagong! Mr. T, walang mana. Hiniguban! Nasarapan sa paghigop, pero dinudge. Pero Fissure is casted by Earthshaker, mga kaibigan. Ito na si Mr. AO. Nagkagulo na dito. Wala na akong makita. Adapt strike kaya si... Uy! Nice shallow grave by 7, mga kaibigan. Tignan natin kung makakataka si Mr. Skid dito, pero nabablock siya ni Mr. AO. Uy! Maligo ka, kaibigan. Another Fissure, mga kaibigan. Uy! Grabe talaga to si Mr. Samich. Magnanakaw. Para sa recto lang. Grabe nga laban by Mr. 7 doon. Pero that's not enough para masave mo yung buhay ni Mr. Phantom Lancer. Then space created for sa Draw Ranger. Easy madness. Bottom tower is under attack. Eseng ng tundo. Tingnan natin kung may magagawa ang sniper dito. Radiant's bottom tower has fallen. Medyo ulang pa sila sa level. Ang mataas lang level dito ay si... Noong una sa level ay si Mr. Tihi, mga kaibigan. Ito yung ano, ang hirap pagkalaban mo to si Phantom Lancer. Ang bilis dumami. Nakakalito kung sino talaga uunahin mo. Ito na, pinapasok na po ni Mr. Skid, mga kaibigan. Nagkasabay-sabay na po ang bawat skill dito. Pero delikado yata ang lagay niya. Wala siyang doppelganger, mga kaibigan. At nako, another kill for sniper, mga kaibigan. Medyo delikado ang lagay nila dito. Pero yun pa man, ito yung pinaka galaw talaga nung Team Bono kanina is
responde lang sila ng responde. So ngayon medyo may sense yung pag-responde nila sa bawat hero. Or inakapatay naman sila, pero is this enough para matalo nila tong TNC Pro Team, mga kaibigan? Dahil sobrang lamang po ang TNC Pro Team dito, lalong-lalo na may kita natin yung mga tower. First tower, wala pang nababasag dito. Tingnan natin ang balak nila. Once again, this is the game of TNC Pro Team versus Team Bono. TNC Esports Cup 2015 for the month of April. Ginagawa ang ganito yung mga lineup sa ano eh, MMR. Si Leshrac, si Minokin, si Paul, MMR Fields. Tignan natin ang gagawin dito ni Mr. Sam H, mga kaibigan. Pickings! Mr. Sam H, the blink-in man. Ito yung mahirap yung ano. Adaptive ka. Napakatagal mo may stun. Almost, 4.25. So, habang dito ay si Mr. Ejong na yun. Tamang nagpa-farm lang. Naunguna na po sa network dito. Si Mr. Ejong. Si Mr. Charlie. Radiant's top tower is under attack. 11 minutes pa lang. Pero ubus na karamihan ng tower dito ng Team Bono. So ito deniable pa, mga kaibigan. At nako, matetake nang walang kalaban, pero hindi na dinigising ng tundo. Tingnan natin. Then sinindihan ng smoke. Pero wala naman sila mahanap yata dito. May din na bala. So, may team na bala kung kabila. May team na bala dito. Sam. So item check tayo, 12 minutes into the game, mga kaibigan. Leshrac, double bracer, battle and boots, 7 arcade boots and magic stick, draw ranger, madness Yasha and power threads and ring of Aquila. Dito naman kay Ski, dagger, blink dagger, ring of Aquila, orb of venom, then power threads. At Kikop naman ay going for malevolence lang, mga kaibigan. So dito naman tayo side ng Team Bono, Earthshaker, Boots, Marbling, Soul Ring, Aquila, Sniper Madness, Base Boots. Uy, it's a 3-8. Mga kaibigan, 3-8 yata dito. Uy, pero hindi nila ayan. At ito na nga, sinasabi ko, mga kaibigan. Ineko dito si Mr. T. Wala yata support si Mr. T. At walang Aegis. At sigurado patay si Mr. T dito. Uy, at si Sam, may pumapasok pa. Uy, pero may Aegis, mga kaibigan. It's a 2-man down para dito sa Team Bono. At napa-force buyback po dito. Uy! Grabe! Na-adapted flag pero hindi max. Oh! Hindi naka-max yung STR nung Morphling. Useless yung agility, yung strength gain niya. Let's see yung gagawin dito, Mr. 7. Essing ng tundo. Pinasok agad siya ni Mr. Skid, mga kaibigan, ni Mr. Tihi, pero hindi na burst kagad ng bilis yung sniper. Tignan natin mga balak-balak nila dito. Dapat kay Mr. Tihi na lang sana yung Aegis. So, in need of defusal blade dito si Mr. Tihi. Kasi para yun nga sa decrepify
matanggal niya yung ano, yung crepify nung sino man yung ma-e-effect niya. To the game. So, going for mechanism itong Pugna. Wala pa rin bagong gamit si Sniper. Si Fernando po. Ito, boots pa rin. Lako. Nakayapak pa rin silang dalawa ni ES, mga kaibigan. Uy, nice and rewards, mga kaibigan. Tamang reward lang dito si Mr. Seven. And Aghanim's na. Ay, Orchid of Malevolence na dito. Yung Queen of Pain. Ano nga ba papakita dito? Mukhang tamang ano lang din def, pero mahirap to kapag na-pressure na ng maayos. Radiant's top tower is under attack. Yung team Bono dito. So sa ngayon, walang buyback itong Bugda. So ito, hindi niya minamaximize yung build niya itong Morphling, mga ibigan. Ito yung sense eh. Kaya nga nag-offlane para may stun. Radiant's middle tower is under attack. Hindi masyadong nai-stun kasi Radiant's middle tower has fallen. Not so bad. At ito dito pinagpaparil si Mr. Sam, mga kaibigan, at Fininger habang pinapatay doon si Mr. Sam, mga kaibigan. Tamang chupoy lang o tamang normal lang dito sa tower. Radiant structures are fortified. Grabe. Wala pa ring mabasag dito yung team Bono. Kaya ang balak nila dito. Defusal Blade talaga ang kailangan dito ni Mr. DB, mga kaibigan. At wala na tayo masyado napapanood na rush, pero pitasan na lang ang nakikita natin dito. Hindi talaga ayaw masyadong taasan ng ano, nung Morphling yung STR niya. Mas gusto niya yata humampas eh. Pero ang tanong, paano siya aampas kagad? Yung dalawa disabler. So, pwede siya mamatay agad. May mainit yata na balak dito. Ang team Bono, mga kaibigan. So, eto na, mga kaibigan. Adaptive strike na naman dito si Mr. Zamage. At nako, patay na naman si Mr. Zamage dito, mga kaibigan. Binibigyan nila ng pera itong Cardel dito, ang sniper, mga kaibigan. So, medyo may hirapan sila dito kung ganun lagi gagawin nila, or in terms magsama-sama na lang talaga sila. Kaya nga sila nag-dazzle. Yun yung pinaka-reason pa. Kaya nag-dazzle para sa mga kapino. Wherein lagi ka namang nagsosolo. Hirap nun. Pero dito, dagger na po. Uy, grabe. Ngayon ako nakita ng gatong build. Kalimitan nakikita akong build ay ano ba? Yuls. Yuls Mega. Pag offline ang working mo, nakikita ko Yuls Mega. Napakayaman naman po ni Mr. AU kung makikita natin yung pera niya dito. Kayang-kaya niya akong bilhin. Napakayaman. So, I think nag-iintay lang sila ng Roshan dito. Ng RS, iniintay lang nila para at least magiging safe yung pag-clash nila. Meron secure. Mas secure nila yung ano. Tamang farm lang din dito muna si Mr. AU, mga kaibigan. Tamang item lang din pala lang si Mr. Nico. At wala pong nagaganap na ano mga clash dito. Walang krimen na nagaganap.
Nagsisave play lang po dito ang Team Bono. At ito na. In terms of balak, ito na ang kanilang balak. May mabibitas kaya sila. Mr. Sam H, medyo nag-iingat na rin dito. Tamang jagal na din dito si Mr. Charlu on Row Ranger. At eto na mga kaibigan. Low ground, adaptive strike mga kaibigan. Napakabilis. Tingnan natin kung mapapatay dito. I think patay nga dito. At patay nga talaga. Hindi ako nagkakamali. Binitaw ang dalawang ultimate dito para lang mapatay si Mr. Charlu. Yung binners talaga nila yung gamit, yung mga skills nila dun. Level 11 pa lang pala si Mr. Sam. So dito sa top lane mga kaibigan, oy, nakapag-dagger at si Lion ang napitas dito ni Mr. Tihi mga kaibigan. Ito na mga kaibigan, inuubos ang mana. Mahahabol ba? Tingnan natin kung mapapatay dito si Ben Tamling mga kaibigan. Ito na pinag-aampa si Nima, si Ima dito, si Mr. Ben Tamling. Pero tingnan natin mga kaibigan, pero ito, na-assassinate na si Mr. Skid. Wala po siyang dagger para madodge ang assassinate doon ni Sniper. It's a 1-2-1 raid ang nangyari mga kaibigan. It's a bad trade. Support lang yung nakuha. Pero dito, tamang farm pa lang din si Mr. Ego mga kaibigan. Yan ang balak nyo dito. Ang yaman po, to be honest, ang yaman po ng Leshrac dito. May 4K po yung Leshrac. Hindi natin alam kung anong pwede niyang bilhin dito. Either Blackstone or Ginsu for helping this, for helping to disable that sniper. So, SNY na po ang sniper dito, delikado. Pagpapabarilin sila. Oop. At hindi nila nahabol si Mr. Sam. Zap! Dark light! Oop, yeah. So, safe na safe po dito ang mapa ng Team Bono, kung mapapansin nyo. Safe na safe. Kasi isipin nyo, ang lapit lang yung wards, tapos pag nag-respond sila, yun yung advantage nila. Worth yung kailangan maganda yung execution nila sa clash, kasi kapag natalo sila sa clash, nako sigurado ubos ang tower nila. Ramdam ko pagkatalo nila kapag hindi nila nag-execute ng maayos. So dito sa bottom lane mga kaibigan, pinapatay ni Mr. Sam H dito ang Pugna mga kaibigan. Pero napakarami steep, pero it's enough to kill that Pugna mga kaibigan. Ito pa, sunod-sunod na. Oy, na-adaptive strike mga kaibigan. Pero siguradong patay ka sa kamay ni Ben Tumbling. Naligo si Mr. Sam H. So pinapressure lang dito ng TNC Pro Team ang side ng King Bono. Pero ito nga, si Mr. Nico ay namatay din. Uy, pero ito, pinagbabaril mga kaibigan. Mr. Seven, nope! Nakupatay na naman. It's a mega kill for Sniper mga kaibigan. Rat Dotto na nga lang ba ang pag-asa dito ng Team TNC para ma-survive sila dito sa playoffs na to mga kaibigan. Single elimination lang po yung top 8 natin. So this is the game of Team Bono versus TNC Pro Team mga kaibigan. Grabe dito yung sniper mga kaibigan. Talagang binubuhat ni Mr. Essing ng Tondo yung team niya. So hindi na nag-dagger. Hindi na siya nag-dagger. Tamang baril-baril lang. Mukin gun. Okay. You can see. Ano na ba? Nihintay nila yung RSO. Ping, ping. Sniper. Tingnan natin kung anong gagawin nila dito. At ayun. Grabe naman ang shot nila doon.
Napakayaman ng Leshrac dito. Napakayaman po. Parang hindi po ano to eh, support. Parang ayun ang kaganda sa TNC Pro Team. Pati mga support nila may mga may item. Minsan yung si AU nakaagan yung Skate Disruptor gamit niya. Hindi talaga ano, yun talaga yung plano nila eh, na hindi dapat mawala ng item. Pero dito, habang pinag-uusapan natin yung item, napatay po doon si Mr. Shardo o si Ijong mga kaibigan. Ito na yung advanced type ng words nila eh. Diyan na lang yung obs nila kasi. Sumusugod naman dito yung TNC Pro Team, kaya hindi naman nila kailangan mag-ano. Hindi naman sila nag-hunt. That's why wala silang obs sa mga malalayo. Tama lang na offensive yung pag-obs nila. Tignan natin si Mr. Timan is going for BKB. Napakayaman. So in terms of network, nangunguna pa rin yung Draw Ranger NPL. Pero yun nga, kailangan pa rin talaga ng team play dito, wherein kailangan karamihan din ng mga hero mo ay may item. Kasi wala rin, magiging useless ka kung wala kang gamit talaga. Mabilis ka patayin. Kung makapansin nyo dito, karamihan talaga sa TNC Dota 2, may mga item din talaga sila. Hindi nila kinakalimutan umitem. Hindi porket support, hindi na pwede umitem. Yun yung nakikita ko sa kanila. Dito naman sa Team Bono, kanina talaga yung sa Tooth Fairy, hindi lang nila masyado na-execute yung katapat nila na maayos. Siya yung andahay kasi medyo naging kwandan sa laro nila kanina. Medyo ano yun eh, parang dapat talaga tatlo katapat. Mahirap sa wano nun eh, tapos hindi niya pa masyado yung nabis yung digay. So, tingnan natin ang balak dito ng Team Bono. Pero saglit na saglit lang ang Roshan sa kanila. At ito na nga, ginawa na ni Mr. Tihi ang Aegis dito mga kaibigan to secure yung second life niya. Ito na. And nakuha niya na ang BKB niya. Tingnan natin kung anong balak dito ng TNC Dota 2. So lamang pala sa kill dito ang Team Bono. Mukhang mag-aabono na sila. So yun nga, yung sinabi ko kanina ay yules talaga binibuild dito para pagkakas. Pero huwag sila mawala ng TP. Dahil pag nawalan sila ng TP, sigurado basag itong bahay nila. Dire's top tower is under attack. Pero it's a replicate mga kaibigan. Pero nandito, napakagandang echo para sa Shaker. Pero nice shallow grave mga kaibigan nandito. Tingnan natin, ito ay na-FF ni Mr. T, ang sniper dito sa loob mga kaibigan. Pero I think this is not enough. Pero dito, napakagandang wave by Samage mga kaibigan. Unti-unti na namamatay dito ang Team Bono. Pero dito, pilit pa rin umahampas. Sinusubukan naman pass na sniper dito mga kaibigan. At ito na, binabasag na ng ano, TNC Dota 2 ang ano nila, barracks ng Team Bono. Pero ito, nice shallow grave by 7 mga kaibigan. Kitang-kita ang galawan dito ni Mr. 7, tamang shallow grave lang. And then, Morphling is going down. Ito na, sunod-sunod na, pagkaano na, damay-damay na talaga. I think it's a team wipe para dito sa Team Bono. Buyback from sniper. And a force buyback coming to the sniper. So wala siya magagawa, doon sayo ng buyback niya. Hindi niya kaya i-def yung tower. Kailangan niya ng disabler. Napakagandang pasok doon para sa Team Bono, pero yun talaga, grabe yung weave. Ang laking tulong ng weave, shallow grave. Ang laking tulong ng dazzle para makasurvive sa clash. At ito na mga kaibigan, nagpapatay na po si Mr. Samage para lang mabasag yung barracks dito sa mid lane. I think it's a good raid para sa kanila mga kaibigan. And a 2-man down pa rin para dito sa Team Bono mga kaibigan. Tingnan natin anong balak dito. Ay, patay yan. Nice shallow grave by 7 mga kaibigan. At dinadala na po dito ni Mr. Tihiman. At ito, defusal mga kaibigan. And I think this is a dieback. It's a dieback para dito sa sniper. For me, this is a GG na para sa Team Bono. Dahil walang buyback yung sniper. Yung sniper ang nagbibigay buhay sa kanila. Oh, nice shallow grave again. Grabe si Mr. 7 dito. Hindi namamatay basta-basta ang kanyang kakampi mga kaibigan. Grabe ang galawan by Mr. 7. At sinecure na ng TNC Dota 2 ang mga barracks dito ng Team Bono.
Grabing galawan by Mr. Seven, ha? That Dazzle. Radiant's top tower is under attack. Cannot die. Tingnan natin kung makaka-comeback pa dito ang Team Bono. Magaling umayos na yung initiation ng clash nila. Pero yun talaga ang power of Aegis. Yun talaga yung nagiging advantage kapag may Aegis, may second life ka. Aegis na, tapos meron bang Shallow Grave. Parang tatlo buhay mo. So, ano, nakuha na ni Mr. Ejo nga niya SNY mga kaibigan. At si Mr. AU, napakaraming laman ng Bloodstone. Tapos another 4K. Naghihimala po ng pera si Mr. AU. Pero kahit sa totoong buhay po, napakagalante po niyan. Napakarami rin pong pera sa wallet niyan. Sa titingnan natin, hindi pa talaga sigurado ang pagkapanalo dito ng ng TNC. Kasi napakayaman ng sniper. Ayan o. Magkakaskadi pa yata to. Pag tumagal lang ng OT yung game dito, wag lang nila papalampasin na mga 10 minutes pa or 15 minutes. Kundi, magbabarilin sila dito. Oy, naku, si Bentampling nakita dito mga kaibigan. Summage incoming, tingnan natin na silence mga kaibigan. Plus, medalyon at sure deaths na dito ang Marbling. Naku, sunod-sunod na, nagiging picture na sila. One by one ng pagpasok mga kaibigan. Lines going down. And another selfie is dito mga kaibigan. Si Summage lang talaga ang inepep niya. And Esing ng Tondo, sinigawan ni Mr. Summage. And a team Y for Team Bono. And a GG call para sa Team Bono. Grabe si Mr. Seven doon mga kaibigan. Hindi basta-basta namamatay ang akampe. So, ang next game natin is Mineski versus Track Matrix. Isang mainit na naman.